So ito yung pinakamadaling maintenance ng Aerox para sa akin, yung air filter. So ito 9,000 pa lang, magti 10,000 odometer pa lang. Ang recommended sa manual 13,000 bago magpalit ng air filter. Pero kakalpan ko na ngayon. So ito yung brand niya, Valiant, Super Valiant. Yan. Ito kasi pinakamura na ito sa Shopee. Pares lang to yung NMAX version 2 saka Aerox version 2. Pares lang sila ng air filter. Kung bakit sobrang dali, kasi ang kailangan nyo lang screwdriver, Phillip. Tanggalin nyo lang yan. Yan. Tapos papalitan nyo lang yung air filter. So, ganun lang siya talaga kadali. So bubuksan ko, papakita ko sa inyo yung air filter ko for almost 10,000. Ang lugar namin, katabi namin factory ng semento, 10K. So talagang malikabok dito. Kaya tingnan natin kung ano yung itsura. Kasi ang sabi sa manual, kapag nakatira ka sa madalas na sa or i-check mo. So ito na, i-check na natin. So ito na siya pagbukas. Makikita nyo yung loob, may langis yan. Ayan yung sobrang langis kapag sobrang yung nailagay nyo sa engine oil. Umapaw dito. Ayan. So ang purpose talaga nyan, kasi kailangan moist to para matrap niya yung mga alikabok na papasok para kumapit dito imbis na lumusot. So yan, 1 year and 5 months na. Ayan, ang dumi-dumi na, diba? Pero kasi 10k odo pa lang, kaya pero ito na, kapalitan ko na kapag maaga pa. So ano ba yung ano pwedeng mangyari kapag hiniya natin madumi? Una, kahit hindi pansin na ayun, madumi pala, pwede na kasi yan papel yan, tapos may mga maliliit na butas dun na itatrap yung mga alikabok. Kapag natrap sila, mahirap kang humigop yung eto, mahirap kang humigop ng hangin papunta sa makina. Pag nahirapan siyang humigop ng hangin, ihina yung power, mawawalan ng power or kuunti yung power. Tapos kung naman bubugaan nyo lang ng hangin, lilinisin nyo lang, hindi rin siya ideal kasi yung mga butas niya maliliit, makaklag, mababara. Ito naman, mura lang to, wala pang 200 ang bili ko sa Shopee, kaya okay na, magpapalit na lang ako. Tapos kapag hinayaan siya madumi, syempre yung ito, lalakas yung paghigop niya ng hangin. Ang tendency, yung mga natrap na alikabok, mga dumi, kahit sobrang liliit, lulusot. Doon papasok sa throttle body, tapos kaya nagkakaroon ng dumi yung throttle body. So yun lang. At ito na yung bago, yun lang ang pagkapit sa kanya. Sin isasalpak nyo lang, tapos ilalagay yung takip, tapos okay na. Bali, ito yung mga screw niya, 1, 2, 3, 4, 5, isa dito, 6, 7, 8, 9, yan. 9 na screw lang yan. Tapos yan, okay na. Pinakamadaling maintenance sa Aerox, kaya-kaya niyan.